Ngayong araw ay silipin natin ang dalawang sulit na scooter, ang Honda Click 125 at ang Yamaha Gravis 125. Dalawang scooter under 125cc category. Alin kaya sa dalawang ito ang mas sulit at mas bagay para sa iyo? Pagdating sa makina ng Honda Click, gumagamit ito ng 125cc 4-stroke 2-valve single overhead cam liquid-cooled ESP engine na nagpo-produce ng 8.2 kW at 8,500 rpm at max torque na 10.8 Nm at 5,000 rpm. While ang makina naman ng Gravis 125 ay 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder fuel injected engine na may max power output na 7 kW at 8,000 rpm at max torque na 9.5 Nm at 5,500 rpm. Pagdating sa difference ng makina ng dalawang scooter na to, si Honda Click 125 ay naka-liquid cooled at yung Gravis 125 naman ay air-cooled. So kung ako ang tatanungin, mas okay sa akin yung air-cooled na makina, ano, compare natin sa liquid cooled. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. So kapag kasi air-cooled yung makina natin, wala na tayong iintindihin na magsasalin pa ng coolant. Pero pag liquid cooled naman ay yung iba 2:1, ibig sabihin dalawang change oil ng makina, then magpapalit na rin sila ng coolant. So sa madaling salita, mas less maintenance yung naka-air-cooled na makina compared sa liquid-cooled. At para sa Gravis 125, equip ito ng stop and start system kung saan kapag huminto tayo, usually sa mga traffic light, automatic na mamatay yung makina. So ang tendency ay hindi mag-aksaya ng gasolina habang nakahinto. Then after lang segundo, pihitin lang natin ng silinyador at aandar na ulit yung makina nito. And pagdating naman sa fuel mileage dito sa Click 125, kaya nitong umabot ng 50.3 kilometers per liter. And sa Gravis 125 naman kayang umabot ng 40 to 50 kilometers per liter. So hindi naman sila nagkakalayo ng fuel mileage, kaya parehong sulit pagdating sa pang-araw-araw na gamit. Pagdating naman sa looks, itong si Gravis 125, swabe lang yung datingan niya eh. Pero andun pa rin talaga yung pagka-elegant looks niya. At meron din siyang mga sharp design dito sa front end. Ano yan, makikita natin para siyang may pangil dito sa magkabilang gilid. At talagang may pagka-Valkyrie yung datingan ng scooter na to. At pagdating naman sa bandang likod, so simple lang yung design ni Gravis 125, ano. So ang nagustuhan ko lang dito yung design ng ilaw niya kasi naka-integrated na, ano. So ibig sabihin, compact yung design niya, magkakasama yung taillight at mga signal lights. Pagdating naman dito kay Click 125, so meron tong aggressive at sporty looking, ano, compare natin kay Gravis 125. Dahil din kasi yun sa twin LED headlamp nito, kaya mas lalong naging sporty yung looks niya. At mas slim naman yung body design ni Click 125 compare natin kay Gravis 125. At pagdating naman dito sa bandang likod ni Click 125, makikita talaga natin na mas sporty yung datingan nito o yung design niya. Pagdating naman sa mga ilaw dito kay Gravis 125, LED na yung ginamit dito, ganun din sa daytime running lights niya na talagang napakaangas. Pero yung signal lights niya ay halogen bulb pa rin yung ginamit. At sa function naman ng ilaw, itong si Gravis 125 meron itong hazard light. Ano? Compare natin kay Click 125, so wala siyang hazard light. And dito naman sa likod, bulb type pa rin yung ginamit na ilaw para dito kay Gravis 125. Pagdating naman sa ilaw ni Honda Click 125, so yun talaga makikita natin, talagang napaka-aggressive ng looks. LED na yung ginamit dito sa headlamp, sa turn signals at sa mga daytime running lights niya. Ganon din dito sa likod, ano? LED na rin yung ginamit sa tail light pati rin sa signal lights. Pagdating naman sa meter panel ng dalawang scooter na to, pareho na silang naka-digital, ano, o fully digital meter panel. Talagang napaka-compact ng design. Dito natin makikita yung mga info ng motorsiklo. Tulad ng speedometer, odometer, trip meter, average fuel consumption, fuel gauge, battery voltage, etc. Usapang convenient naman para dito sa Gravis 125. So sa tabi ng sasayan nito, meron tayong button, ano, para sa seat opener at yung fuel cap opener natin. So pipindutin lang natin yung button dito, mag-open na yung upuan natin or yung fuel repeater natin. And dito nga pala nakapwesto yung fuel repeater ng Gravis 125, ano. So talaga napaka-convenient kasi hindi na natin kailangan bumaba ng motor or buksan yung upuan para magpa-refill ng gas. At pagdating nga sa sukat ng tangke ng Gravis 125, meron itong 4.2 liters fuel tank capacity. While dito naman sa Click 125, although push button din yung seat opener natin, pero yung tangke nito ay nasa ilalim ng upuan. At meron itong 5.5 liters fuel tank capacity. So mas malaki yung tangke ni Click 125 compare kay Gravis 125. At pareho na nga pala itong may built-in na
na power socket si Gravis 125, kailangan pa ng USB port yung pangkotse, no, para magamit natin sa mga mobile devices natin. Pero kay Click 125, so naka USB port na siya, kaya hindi natin kailangan bumili ng katulad ng sa Gravis 125. So dahil pareho naman silang scooter, pareho silang may utility packet. Si Click 125 meron dito sa kanan na maliit lang na pwedeng paglagyan ng coins, ng basahan, etc. And dito sa kaliwa merong cover, ano. So kasya dito yung isang normal size na smartphone. And kay Gravis naman, dito lang siya merong utility packet sa ilalim ng o sa baba ng susian natin. So kasya dito yung bottled water, basahan, etc. Siyempre pareho din silang merong under seat compartment. Para dito sa Click 125, kasya dito yung isang half face helmet, ano. So meron siyang 18 liters storage capacity. And pagdating naman kay Gravis 125, mas malaki yung storage niya. Meron siyang 25 liters capacity. So balik kasya dito yung isang full face helmet. Sa front suspension, naka-telescopic fork si Click 125. Ganun din naman si Gravis 125. And sa brakes, naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. And kay Gravis din naman ay naka-disc brake sa front brake with single piston caliper. So yung pinagkaiba lang nila, merong combi brake si Click 125. So ito yung kapag pinres natin yung left brake lever, sasabay yung front brake or yung right brake lever natin ng 30%. Sa mga gulong naman dito sa unahan kay Gravis 125, meron itong sukat na 100 over 90 rim 12 and tubeless na yung ginamit dito. While sa gulong ng Click 125 may sukat na 90 over 80 rim 14 and tubeless na rin to, no? So mas malaki o mas malapad yung gulong ng Gravis 125, pero mas maliit naman yung wheels na ginamit dito sa Gravis 125. Dito naman sa likod sa suspension, naka single shock absorber si Click 125, at sa brakes ay naka drum brake din. Sa gulong naman may sukat na 100 over 80 rim 14 and tubeless na rin yung ginamit na gulong. And dito naman kay Gravis 125, naka single shock absorber din sa rear suspension, ano, tapos naka drum brake din yung preno dito sa likod. And sa gulong naman may sukat na 110 over 90 rim 12 and tubeless na rin yung ginamit na gulong dito. Pagdating naman sa seat height, si Click 125 may sukat na 769mm at yung ground clearance niya ay 131mm. Then may timbang naman itong 112kg. At yung seat height naman ni Gravis 125 may sukat na 780mm. Meron naman itong ground clearance na 135mm at yung timbang niya ay 102kg. So hindi rin naman ganun kataasan yung mga seat height ng dalawang scooter na to, no? So konti lang naman yung diferensya nila, kaya madali lang rin tong dalhin kasi magagaan lang to, hindi rin naman ganong kabigat. So para sa akin, pwedeng-pwede talaga tong dalawang scooter na to para sa mga nag-uumpisa pa lang magmotor o kaya sa mga lady rider diyan, pwedeng-pwede rin to. Pagdating sa SRP ngayon ng dalawang scooter na to para sa Click 125, ang SRP nito ay 82,850 pesos. At pagdating naman sa presyo ng Gravis 125, ang SRP nito ay 92,900 pesos. So nasa 10K din mga tol yung difference ng price nila. So note lang mga tol, ano, para sa presyo ng mga motor na to. So pwedeng magbago to depende sa location or sa kasa na pupuntahan nyo. So anong masasabi nyo sa dalawang scooter na to mga tol? Alin sa dalawa ang mas pipiliin nyo? Yung Gravis 125 or Click 125? Comment nyo naman dyan sa comment section. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan mo tong video na to at kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.